Showtime guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa mga tanong ng mga loyal supporters natin dito sa ating channel. At ang tanong na iyan ay kung paano daw ba maiiwasan ang tagtuyot. Ibig sabihin, paano mo maiiwasan na maubusan ka ng keps o ng happy time, okay? YouTube friendly, okay? So alam niyo na ako na ibig sabihin niyan, right? G, napakasimple lang niyan gawin. Ako, kaya palaging active o palaging masaya ang sex life ko at di ako naubusan at lalong-lalo nang hindi ako nahayok sa happy time na yan ay dahil, G, alam ko kung paano laruin ng game. G, ganito. Diba meron tayong tinatawag na friend zone? Yang mga babae na yan, dyan tayo nilalagay kapag ka hindi siya interesado na maging mate tayo. Ibig sabihin, maging sex mate. Okay? Hindi kanya type pagdating sa pakikipag-happy time o pakikipag-sibakan. Kaya inilalagay kanya dyan. Ang tingin niya sa'yo, baka parang isa ka lang sa mga mababait na kaibigan niyang bakla. Okay, ganun. Kaya nilalagay ka niya doon. Sa ganung klaseng posisyon, o kapag ka inilagay ka niya doon, maniwala ka sa akin, G, talo ka sa ganung klaseng sitwasyon. Bakit? Dahil ang binibigay mo sa kanya ay yung non-sexual attention mo. Ibig sabihin, siya lang ang nananalo. Nakukuha niya yung gusto niya sa'yo. Nakukuha niya yung attention mo without her letting you in sa loob ng keps niya. Okay? Kaya talo ka sa bagay na yon. Ngayon, ang tanong dyan, paano ngayon natin lalaruin itong game na to? G, simple lang. Laruin mo sila sa way na ginagawa nila sa'yo. Kumbaga, ibig sabihin ko, patikimin mo sila ng sarili nilang medicine. Paano mo naman magagawa yon? Simple lang. Kung meron kang mga babae na makasarap na masarap lang si bakin, pero hindi naman masarap kasama, let's say, kupal kasama, mayabang, mapagmataas, hindi sumusunod sa'yo. Pero pagdating naman sa sibakan, reliable. Kumbaga, anytime o kapag ka oras na kailangan mo siya o gusto mo siyang masibak, nandiyan dyan siya for you. Diba? Na parang kapag ka kailangan mo ng pagkain, ang gagawin mo lang, kukunin mo yung phone mo, tapos pupunta ka sa mga food apps, 'di ba? Yung mga food delivery apps. Tapos dadating na kaagad yung gusto mo. Kumbaga ganun tong babae na to. Ngayon, yung ibang lalaki sa inyo, ganito kasi ang ginagawa. Ito ang rason kung bakit gusto kong matutunan ninyo tong gaming na to. Yung take putang ina. Okay. Ang rason kung bakit gusto kong matutunan ninyo ang bagay na ito ay dahil G, yung mga babae na katulad niyan na pang for sibakan lang. Ang gagawin mo dyan, ilalagay mo rin sila sa friend zone mo. Hindi mo itatapon. Karamihan kasi sa inyo, ang gusto ay relasyon agad. Ang gusto ay yung meron ka agad baby love-love o teddy bear na kayakap-yakap, katabi. Katabi manood ng movie, kasabay kumain, di ba? Kakulitan sa sofa, nagtutulakan sa kama, di ba? Nanonood ng Netflix, tapos magtitinginan, magtititigan, biglang magsabi, I love you. Yan kasi ang gusto nyo kaagad, G. Kung ang babae, ito, makinig ka, kung ang babae, hindi masarap kasama, pero okay naman sa sex, ikikip mo yan. Hindi mo itatapon, kahit nakupal pang ugali. Kahit na pang ginagawa sa'yo. Pero gaya na sabi ko sa inyo, kailangan ipasa mo yung shit test. Okay? Manood ka ng shit test video ko. At saka alamin mo rin kung paano mo mamapanatili ang masculine frame mo. Dahil baka hindi mo alam, yung ginagawa niya sa'yo, tinitest ka na pala, pero bumabagsak ka dahil ang akala mo, dahil sa sinabi ko na ikikip mo siya, ang gagawin mo, pati yung mga pambabastos niya o yung mga test niya, i-ignore mo na lang. Hindi ganun ang gagawin mo, okay? Yan ang rason kung ba't sinasabi ko sa inyo ngayon to. But anyway, meron tayong shit test video. Panoorin nyo na lang yung shit test video na yun. Dahil dito, ang pofocusan natin, kung paano mo lalaruin yung friend zone game para hindi ka abutan ng tagtuyot. Okay? Para hindi ka makaranas ng tagtuyot. Okay? Dahil pagka nakaranas ka ng tagtuyot, G,
wala kang mararamdamang basa. Natural, tagtuyot, di ba? Ako lang ang basa dahil lintik na aircon ko. Hindi ko alam bakit. Ang bagal, lumamig. Okay? So, again, kaya nang sabi sa inyo, balik tayo sa sinasabi ko, ilalagay mo lang sa friend zone yung mga yan. Bakit? Dahil nakukuha mo naman yung gusto mo, which is sex. Nananalo ka. Hindi mo naman kailangan yung non-sexual attention niya, yung yakap-yakapan, cuddling-cuddling, yung I love you time, yung movie-movie time. Hindi mo kailangan yan bilang lalaki. Ang may kailangan yan, yung babae. Matter of fact, kapag kangaganyan ka pa sa babae, mas lalo siyang na-attract sa'yo. Bakit? Kasi hinahabol niya ngayon yung validation mo. Kasi magtataka siya na nakukuha mo naman yung gusto mo sa kanya, pero bakit ganun? Hindi ka, wala kang, parang hindi ka, ganun ka-attach sa kanya. Bakit parang hindi ka nai-in love? Na ang hinahabol mo lang sa kanya ay yung kanyang katawan. Matter of fact, di mo nga hinahabol. Yun lang ang pakay mo sa kanya. May ibang babae na magre-reklamo dyan. May mga babae na sabi nila na ayaw nila ng ganyan. Pero G, maniwala ka sa akin, hindi kanila iiwanan. Hindi kanila ipagpapalit. Kasi nga, hinahabol niya yung validation mo. Kaya nga hindi ka magbibigay ng validation. So ang gagawin mo, ilalagay mo lang siya sa friend zone. Ang tawag natin dyan, reliable keeps. Okay? Hindi mo basta itatapon yan. Nandyan lang yan. Pagkakailangan mo, kapag ka may trip mong sumibak ngayon sa overlooking, sa Antipolo, di ba? At least meron ka mo contact anytime. Del G, yan ang rason. Ang rason na kung bakit ang mga lalaki ay nag-aasawa dahil, at pati na rin pumapasok sa relasyon, dahil nga wala kang reliable pussy. Dahil G, hindi mo kailangan ng non-sexual attention niya. Kumbaga yung hindi kayo nagsisex, yung nag-Netflix and chill lang kayo, hindi mo kailangan yun. Dahil dapat nga mas focus ka sa grind and purpose mo. Focus ka sa trabaho mo, focus ka sa self-improvement mo. Dahil pag yan ang nawala, goodbye na ngayon yung babae sa'yo. Okay? Kaya dapat lang talaga na hindi mo asamin na makuha yung non-sexual attention niya. Panalo ka nga dun. Kaya huwag kang parang bata na porque hindi ka binibigyan ng special treatment pero nasisibak mo naman, eh magtatampo na yun. Yo! Lalbay ka! Di mo ko love! Galit sa'yo, Papa Jesus ko! Wala! Parang bata, huwag! Hayaan mo lang, i-keep mo lang ako. Marami akong ganyan. Mga reliable pussy. Ilalagay mo lang sa friend zone yan. Para pagka gusto mo, trip mo na mag-push ups ng merong masarap na pakiramdam, then nandiyan lang yung mga babae diyan. Katulad ko, nakakatapos ko lang mag-home workout, kaya ngayon, lintik, tumatagaktak ang aking pawis. Okay? But anyway, so, yan ang rason kung ba't nag-aasawan lalaki. Kasi nga, wala kang ganyan. Ngayon, dahil sa takot mo na hindi ka magkaroon ng wakatikim ng gantimpala ng Diyos, ang gagawin mo, magla-lockdown ka na ngayon ng babae nang hindi mo pa nare-reach yung tunay mong potensyal, nang hindi mo pa nagagawa yung mga bagay na dapat mong gawin hanggang sa tuloy, dahil nga hindi pa ikaw yung best version mo, ang makukuha mong babae ay yung mga low-hanging fruit lang. Yung mga babaeng hindi naman high value. Dahil nga, pati ikaw, syempre, hindi ka high value. So, hindi mo pa deserve yung mga ganon. Hindi mo pa ka-level yung mga ganon. Kaya nga, mag-i-improve ka. Okay? At habang nag-i-improve ka, syempre, hindi naman pwedeng hindi natin na titikman ang luto ng Diyos o yung gantimpala ng Diyos. Syempre naman titikman natin 'yon habang nag-i-improve tayo. Pero magse-settle down ka lang kapag ka alam mo na na-reach mo na 'yung tunay mong potensyal at kaya mo nang makakuha ng babaeng tunay mong gusto. Katulad ng mga babaeng nakukuha ko. Katulad ng mga babaeng inaasam-asam nyo. Hindi tulad ng babaeng katrabaho mo lang, kapitbahay nyo lang, nakasalubong mo sa palengke, nakabungguan mo ng motor, di ba? Hindi yun yung mga ganong klaseng babae lang. Kaya nga dapat ma-reach mo muna yung tunay mong potensyal bago ka pumasok sa ganong klaseng relasyon. Pero dahil nga, ilang buwan ka nang walang luto ng Diyos, inakatikim ng ulam, ng paksiw na keps-keps, at saka adobong keps-keps, at saka sinigang at tanilagang keps-keps. Ngayon, ang gagawin mo sa sarili mo, mag-aasawa ka na. Papasok ka sa relasyon. Dahil ang akala mo, in love ka. Pero totoo lang, inhabol mo yung pusi. Dahil nga, o yung keps. Okay? Dahil nga, ang gusto mo mangyari, hindi ka makaramdam ng tagtuyot.
Pero maniwala ka sa akin, subconsciously, yun ang rason. O subconscious mo ang nagdidikta sa'yo para gawin yun. Pero iba dyan, talagang yun ang rason nila na gusto ko nang sumiba ako, gusto ko nang magkaroon ng katabi sa kama, kaya ang gagawin ko ngayon, mag-girlfriend na ako. Instead na ginagawa, kaya sundin ko yung sinasabi ni Boss Josh na ang sabi niya ay makipag-date lang muna ako ngayon. Tapos ngayon ang mangyari sa'yo, pag pumasok ka sa relasyon o kaya nag-asawa ka, magde-decline ka. Bakit? Kailangan mo na mag-focus sa kanya eh. Bakit? Dahil required ka na. O, isa na yun sa mga dapat mong gawin. Instead na nakafocus ka lang sana sa grind and purpose mo, ngayon, isa na siya ngayon sa mga liabilities mo. Isa na ngayon siya sa mga responsibilities mo. Obligado ka na, obliged ka na para mag-comply sa kanya. Dahil nga, boyfriend ka na niya, dahil nga, asawa ka na niya. Di ba? Kaya nga, ang gagawin mo, maglalagay ka ng mga babae sa friend zone mo na reliable para pansalo. Kesa naman, mag-ano ka lang, di ba? Tumugtog ka lang ng ano, tumugtog ka lang ng flute, di ba? Kasi tumugtog ka ng flute, ang gawin mo, ay tumigil, ay tumigil, ay tumigil, ay tumigil, di ba? Kaya sa tumugtog ka ng flute, ang gawin mo, maglagay ka ng mga reliable pussy o reliable kips. Okay, pussycat. Okay? Maglagay ka ng mga reliable pussycat dyan sa, ano mo, sa friend zone mo. Para pagka dumating ang time na nakakaramdam ka na ng tagtuyot, at least, meron ka makukuha. Matter of fact, di ka makakaramdam ng tagtuyot. Kasi meron kang palaging nandiyan dyan sa side. Tandaan mo, kung hindi mo nakukuha yung non-sexual attention niya, let's say, hindi siya sumasama sa'yo, booty call ka lang, na pagkagusto lang niya ng bagong ulam, tsaka ka lang niya imimit, tapos pagkatapos mo siyang pakainin ng longgadog mo, o ng footlong mo, or sausage, biyena sausage, may mga biyena sausage sa inyo, di ba? O kung ganun man, na pagkatapos mong gawin yon eh, hindi ka na niya ulit binimit, o umuwi na siya kaagad. Pag ganun ang sitwasyon, G, maniwala ka sa akin, nananalo ka. Dahil yun ang gusto mo. Yun ang kailangan mo sa babae. Wala namang iba. Okay? Kaya ka lang naman, nagko-comply sa kanya o ginagawa yung mga gusto niya. Kasi nga, gusto mo ulit makuha yung gusto mo makuha sa kanya. So kung nakukuha mo naman yung gusto mo sa kanya, nang hindi niya hinihingi sa'yo o dinidemand sa'yo, yung mga bagay na tingin mo eh, mga bagay na pangangailangan niya, din nananalo ka. Dahil di mo naman kailangan yun. Mas mabuti nga huwag ka mag-focus sa kanya. Nakakapag-create ka pa ng attraction. Natataas mo pa yung interest niya dahil nagagawa mo siya mag-wonder. Hindi mo siya nababalidate. So therefore, kung gano'n ang situation, nag-i-invest siya sa'yo. So kung nag-i-invest siya sa'yo, tumataas ang value mo. So kung tumataas ang value mo sa kanya, matatakot na siyang mawala ka. Then, meron pa na ngayon, reliable, keps-keps. Okay? So anytime na gusto mong kumain ng ginataang tilapia, meron kang palaging reliable na ma-order. Diba? Kumbaga, pagka ginawa mo tong bagay na to at nag-create ka ng mga babae mo, nag-create ka ng friend zone kung saan lalagay mo yung mga babae mo doon na reliable keps-keps, para ka nang nag-download ng food app o kayo, food delivery app. Yung mga Lala Food, diba? Yung mga Grab Food, yung mga yan, diba? Para ka na nagkaganon. Dahil nga, anytime, meron kang mahugugot. Okay, so tandaan nyo, again, kapag di mo nakukuha yung non-sexual attention ng babae, nananalo ka. Pero kung yung babae, hindi niya nakukuha yung non-sexual attention mo, natatalo siya. Kung naibibigay niya naman sa'yo, o kung nakukuha mo naman yung sexual attention niya. Okay, kumbaga kung nasisibak mo ba siya, nakakain mo ba yung, huwag kainin. No? Sabi ko lang, kumbaga, metaphor lang, na kung nakukuha mo yung gusto mo sa kanya, then you are winning. Hindi mo kailangan na, bakit ganun? Hindi mo ba ako gusto? Hindi mo ba ako mahal? Pagkatapos mo akong gamitin? Pagkatapos mo, gamitin yung katawan ko? Ganun lang ba tayo? Wala, huwag ganun. Okay? Kaya pagkatapos nun, kung nakuha mo na yung gusto mo, di mo uwi ka na. Malis ka na. Kung hindi mo siya interesado sa'yo, tapos ka naman eh. Di ba? Di sa susunod ulit. Okay? Kesa yung wala ka. Dahil ganyan nangyayari ang tagtuyot. Kaya may mga ibang lalaki sa inyo na tumatagal ng 2-3 buwan, hanggang 4 na buwan, 5 buwan pa nga iba, na hindi nakakatikim ng ginataang tilapia, ay dahil nga, ang inang, lahat na ng metaphor ginamit na natin, lahat na ng wordplay ginamit na natin, para lang makaiwas dito sa YouTube friend nito. But anyway, yung gaya na sabi ko sa inyo,
yung iba, kaya hindi nakakatikim yan ng ganung katagal, eh dahil nga wala silang reliable na pagka, na ano, na ginataang tilapia. Kaya kailangan, palagi kang meron yan, ilagay mo siya sa friendzone mo. Dahil kung sila may friendzone, dapat tayo meron din. Okay? Dahil kung ikaw nasa friendzone, let's say, ang tagal na ng panahon, at hindi mo naman nakukuha yung gusto mo sa kanya, hindi siya ganun ka-interesado sa'yo talaga. Ibig sabihin, nasa friendzone ka lang. Ang gusto lang niya, eh, yung non-sexual attention mo, dahil nga, parang ano, ikaw yung pinsan niyang mabait na bakla, ganun ang tingin niya sa'yo. Hindi ka, for some reason, merong reason, di ba? Let's say, hindi siya attracted, dahil hindi siya nagagwapuan, o hindi mo siya nagigame na maayos, wala kang dating sa kanya. Pero huwag sasamaan loob mo, dahil ganyan sabi ko sa inyo, depende lang yan sa preference ng isang tao. So kung sa yung babae na yun, hindi ka preferred, natural lang, malalagay ka talaga sa friendzone. O kung hindi mo nagigame na maayos, malalagay ka talaga sa friendzone. Dahil kung ang babae, gusto ka. Hindi mo na kailangan pa mag-perform pa. Hindi katulad ng sinasabi ng iba na magpa-perform ka. Huwag yung gayaan yung mga nagsasayaw na unggoy na yun. Okay? Kaya ang gawin mo lang, huwag kang emosyonal, maging masaya ka na meron kang ganyan, tapos mag-focus ka sa grind and purpose mo hanggang marating mo yung tunay mong potensyal. At pagka narating mo na yung tunay mong potensyal at yung mga gusto mong babae ay naglalapitan na sa'yo, nagbibigay na sa'yo ng choosing signals na hanggang sa sila na yung nagpapakita ng motibo sa'yo para atakihin mo na sila, yun lang ang time para pumasok ka sa relationship o kaya pumasok ka sa o kaya magpakasal ka kung talagang gusto mo, di ba? Pero ako, walang relationship o walang kasal sa akin sa ngayon. Maybe someday, pero not marriage. Marriage sucks. Marriage is a big bullshit, alright? Pero pagdating sa relationship, serious relationship, then yeah, maybe someday, kung makita ko yung unicorn ko at pagka na-reach ko na yung tunay kong potensyal, gaya mo. Okay? So, tanda mo, again, huwag kang ngawa ng ngawa. Okay? Ilagay mo lang sa friendzone mo yung babae na yan para pagka gusto mong kumain ng ginataang tilapia, anytime, makaka-order ka sa telepono mo. Okay? Kaya laging tandaan, magpayaman, unahin ang sarili, at sumibak na marami puta, yo! Peace! Boom!